ulit po ang plant lonong magsasaka. Welcome po dito sa aking channel. Namumroblema po ba kayo na ang inyong mga pananim ay mayroon mga lumilipad-lipad na kulay puti, yung maliliit? Tapos yung ilalim ng dahon ay namumuti. O kaya naman may mga maliliit na gumagapang sa pananim nyo na may barkada pang mga langgam. O kaya naman yung mga dahon may mga batik ng itim, natuldok-tuldok ng itim. O kaya namumula yung likod ng dahon nyo. Yan po ilan lang sa mga problemang kayang solusyonan ang gagawin po natin. Pesticide na, fungicide pa. Lahat po ng mga sanggap ay galing lang po sa kusina natin. Sige po, umpisa na po natin. Meron po ako ritong mantika, dalawang kutsarang mantika, ihalo po natin sa tubig. Yung mantika naman po ano rin po siya, yung insecticide na rin po siya dahil kaya niyang barahan yung mga halimbawa yung ilong ng insekto, mababarahan niya. Yung mga pakpak niya magdidikit-dikit, di na makakalipad. Yun ang isang ng mantika. Saka ito parang sticker na rin. Na para mabilis kumalat dun sa inspiryan natin yung solusyon na gagawin natin. Meron po ako ditong isang kutsaritang sabon, dishwashing soap po, no? Dishwashing soap. Yung organic din po, yung kailangan natin na sabon, organic. Ihalo po natin. Yan naman po para maghalo po yung mantika at tubig. Kaya tayo gagamit ng sabon. Pero ito rin po ang sabon po plus tubig, insecticides na rin po. Ang mantika at sabon, insecticides na rin po. May paraan lang ng pagtitimpla sa kanya. Meron po ako rito ng baking soda. Baking soda po, no? Hindi baking powder. Dalawang kutsara. Haluin lang po natin. Haluin lang po natin maigi. Ayan po. Ilaano po natin sa isang litro. Ang ginawa po natin timplada ay pang isang litrong tubig. Ito po ay pang dalawang litro pero kalahati lang laman kasama ito. Para sa isang litrong tubig. Panoorin niyo po hanggang sa dulo para malaman po ang wastong paggamit po nito. Kung paano po ito gamitin. Kailangan po yung ganito pong ginawa natin nato magte-test po muna tayo bago po natin gamitin sa pangkalahatan. Kasi po may tinatawag po tayong heat index. Sa bawat lugar magkakaiba heat index niyan. Iba-ibang climate. Baka po sa lugar natin masyadong mainit. Itong ginawa po natin palang solusyon nato sa isang litrong tubig, dalawang kutsarang baking soda, yung sabon, saka yung mantika, baka
hindi umubra sa kanya, sa lugar nyo, kaya kailangan po ng test muna. Spray lang po muna doon sa dahon. Mamaya nga po ito, tingnan natin kung hindi nalanta yung dahon na inisprayan, pwede na po siya. Pag nalanta po eh, dadagdag pa po tayo ng tubig. Ang spray, ang ano pong to, fungicide na ginawa po natin ni hindi po ubra sa bulaklak ng rose. Magmamaroon po siya ng mancha. Mapapabilis din yung pagkalanta niya. Sa napansin ko lang naman yun sa rose saka sa orchids. Kaya kung gagamitin sa rose, doon sa wala pa po siyang bulaklak. Ika nga yung nasa vegetative stage pa lang siya. Hindi naman malalantan dahon katulad ng yung tulad ng tines natin, pero yung bulaklak niya pag natamaan eh pag medyo matapang magkakaroon siya ng mancha. Yun lang ang medyo hindi maganda rito. Pero pag yung ika nga ang fungicide naman talaga eh pang-awat na lang ng punggus. Pag naapektuhan na ho ng punggus ang halaman po natin, eh ang remedyo na lang po talaga doon, awatin yung pagkalat nila, pinamakarami, at ang inisprayan naman po natin ito para hindi sila makakalat. Katulad nito, nag-i-spray muna ako bago ako magtanggal ng mga apektadong dahon. Ayan, tulad niyang ganyan, no. Isprayan ko muna siya para hindi kumalat yung pores niya. Pagkaraan ng tatlong araw, eh, saka ko na tatanggalin yung mga affected parts. Saka ko uli siya isprayan. Ika nga, eh, para medyo maawat. Kasi yan po ang problema pag po mga diseases po ang sakit ng halaman. Eh, talaga pong kailangan natin tanggalin yung affected parts. Kaya pinakamaganda po talaga prevention. At itong ginawa po natin to talaga ay pang magaling to, pang prevention sa mga fungus diseases ng halaman. After 3 days po ng pag-spray natin, magtatanggal po tayo ng mga affected parts. Saka uli ho natin i-sprayan. Ang punggos po kasi ay isang uri ng sakit katulad ng sa bacteria, sa virus. Ang pinakamaganda po talaga sa kanila ay prevention, dahil kung lalala pa ho sila at maapektuhan na po yung mga ibang parte nila, eh
kailangan pong tanggalin katulad nito. Hindi lang daw na naapektado kundi yung katawan na mismo. Eh paano po yan kung makaabot hanggang sa puno? Eh di patay na po ang alaman natin. Kaya pinakamaganda po talaga prevention. Yung mga diseases naman po, katulad ng fungus, panahon na nagaano, didiktan yan kung kailan sila aktibo, yung lalamig, iinit. Yung sa virus naman at saka sa bacteria, eh meron silang tinatawag na insect vector. Yung mga pinapatay po, yung pinapatay po natin ng katulad ng aphids, saking, yung mga saking insect, eh yun po ang nagkakalat ng bacteria saka virus. Kaya pinakamaganda po talaga prevention. At ang ginawa po natin eh maganda po siyang prevention dahil pesticides na siya, insecticides pa siya. Ang pag-a-apply po, katulad doon ng unang apply ko po, pang pangatlong araw ngayon, nagtanggal na ako ng mga affected parts. Umaga ngayon, mamayang hapon, i-sprayan ko na naman po sila. After, kung makita ko po na medyo naawat na, every 15 days na po ang gagawing pag-i-spray para sa prevention po. Sa orchids naman po, eh mist lang po ang gagawin po natin pag-i-spray kasi nga po yung bulaklak eh mamamantsahan. Saka yung kalat nun yung crown niya baka mabasa, lalo na hapon pag-i-spray. Eh baka maging sanipaw ng ibang klaseng sakit. Kaya pa-mist lang po pag sa orchids. Hindi po kasi dapat mababasa ang crown ng orchids. Mabababara ng tubig sa gabi. Hanggang sa muli po, tolit sa planlolong magsasaka. Sana po meron po akong nakakaunting na yambag batay po sa aking karanasan.